Sa Estados Unidos, nalalaman niya ng mga U.S. Congressman, mga U.S. Senator, Presidente, mga Secretary of State, Secretary of Defense sila, para makita nila na medyo magulo itong issue na ito at binapagabang na tayo dito sa Pilipinas. At itong Vietnamese, nagkaroon sila ng oil production. Kaya ang China siguro naiingit. Alam niyo pagkano ang kanilang oil production sa Petro-Vietnam? $16.6 billion isang taon ang kinikita nila doon sa kanilang lugar. Isipin nyo, $16.6 billion ang kinikita nila. Kaya ang Vietnam ngayon, maganda ang kanilang ekonomiya dahil meron silang oil income. Na maaaring mangyari rin sa atin, basta tuloy-tuloy lang po ang ating exploration at ating development at lalabanan natin yung ginagawa ng China na pag-aangkin sa ating teritoryo. Spratlys are worth dying for. Ito yung mga sinasabi ng mga American sa Estados Unidos, pero ito yung makasabihin natin, eh mga yan naman eh, malakas sa loob nila, nasa Estados Unidos sila. Pag mga kagulo, malayo sila. Pero ito po, yung mga tao na nakaranas na rin ng gera, yung panahon na po na ngayon, yung nakatira na sa Estados Unidos. Kasi sabi nila, ginawa namin yung aming tungkulin noong unang panahon, kayo naman ang gumanap sa inyong tungkulin. At ito yung litrato ng mga PhilAmps na nag-demo sa ibang lugar sa Estados Unidos. PhilAmps, protest Chinese intrusion of Spratlys. Tapos nagkaroon ng pagpupulong ang ating Secretary of Foreign Affairs de Rosario at ang Minister of Foreign Affairs ng China, si Yang Jingche. At sabi, okay lang, relax lang, yung usual na pag-usap na magkakamayan. Pero alam niyo, ang China kasi, ganun ang style nga. Pag meron ko doon, ang sabi ng study nila parati, 2 steps forward, 1 step backward. Pag medyo mag-ingay ka, magpa-1 step backward sila. Pero pag tumahimik, magpa-2 steps forward na naman. Ano ang mangyayari sa isang tao na 2 steps forward, 1 step backward? Unti-unting makakarating sa kanyang paruruhunan, di ba? Kaya huwag po tayong pumayag dyan na porque tahimik na, okay na lang. Kasi baka pag tumahimik, magpa-2 steps, forward na naman sila. Katulad ng ginawa nila doon sa mystery trip, nakita nyo? 2 steps forward, nagkaroon ng temporary shelter. Nag-ingay tayo, nag-1 step backward sila. Tumahimik. Nung tumahimik, after about 4-5 years, nag-2 steps forward sila. Ano nangyari? Yun, yung pagkalaki-laking complete structure na kanilang pinagawa. China-Philippines seek solution to South China Sea dispute, yan po ay dapat supportahan natin. Dapat bigyan natin ng suporta, moral support, yung ating Department of Foreign Affairs at kasama din yung ating Presidente pagdating sa bagay nito. Kasi siyempre, ang isang Secretary of Foreign Affairs, ang isang Presidente, pag alam niya na meron siyang suporta galing sa mga tao, lalong lalakas yung loob niya para ipagtanggol yung ating karapatan. Wala pong politika dito. Soberenya po ang pinag-uusapan dito. Meron may eksperto, mabuti naman at meron may eksperto na sabi, war with China over Spratlys is impossible due to interdependency. Posible na magkaroon ng gera kasi ang China sa US interdependent na ng ekonomiya. Ang China sa Taiwan interdependent. Ang Pilipinas sa China interdependent. Sana ganun nga po ang mangyari. Nagkaroon din ng joint statement na Pilipinas sa China na ito ay ayusin. Japan hopes China ASEAN magkakaroon ng meeting sa dito sa buwan na ito, doon sa Bali. Yung ASEAN magkakaroon ng meeting, andun ang mga ASEAN leaders, andun din ang China, andun ang Korea, andun ang Estados Unidos. At sigurado ito po ay pag-uusapan. Ang ating claim, ang ating posisyon na ipaglalaban natin doon po sa International Tribunal for the Law of the Sea. Meron yung tawag na ITLOS, yun yung korte pagdating sa mga dispute tungkol sa law of the sea. Yun, maglalaban po natin yan. Yung US Admiral, yung pinaka number one military leader ng US, nagpunta sa China at nakipag-usap sa kanyang counterpart. At least maganda nag-usap. Pero doon, ay ito po si Admiral Molin, graduate niya ng US Naval Academy, 2 years behind sa akin.
Pero ito, sinabi ni Admiral Mullen, dito sa sinabi ng Army Chief, no? Ang sinabi niya, enduring presence ng Estados Unidos. Sabihin, hindi sila atras. Magtatagal sila dito sa South China Sea. Sapagat hindi sila papayag na magkaroon ng pagbabago dyan sa sitwasyon sa South China Sea na maaari maglabag sa tinatawag na freedom of navigation. Pag sinabi kong freedom of navigation, dapat libre ang mga kapor na dumaan dyan. Kanina, binanggit ko na hindi pwedeng parahan yung lugar na yan. Kasi pag binaraan mo yung lugar na yan, maapektuhan ang ekonomiya ng Taiwan, ng Korea, at ng Japan. At sigurado, pag yan ay mangyari, malaking gulo po. Parang kayo na rin, meron kayong negosyo, kailangan sa negosyo nyo, yung mga goods ay dadaan sa isang kalye para makarating yung magdusa sa inyong tindahan. Pag meron humarang dyan, ano mangyayari? Yung goods hindi makarating sa inyong tindahan. Pag hindi makarating yung goods sa inyong tindahan, ano mangyayari? Magugutom kayo sapagkat mawawala ang inyong negosyo. Pag yan ang mangyari, kayo pa ay may kipaglaban? Siyempre, kasi hanap buhay, kabuhayan mo yan. Livelihood. Kaya dapat ipaglaban ninyo. Pwede ipaglaban sa korte, pwede kayo makipag-away, pwede kayo makipagsigawan doon. Pero importante, ipaglaban niyo ang inyong karapatan. At ganun ang dapat na ginagawa ng Pilipinas. Ayan na naman, ulitin ko na naman, para lalo natin hindi makalimutan. Ito po ang Pilipinas. Ito ang claim nila. Ito ang ating exclusive economic zone. Ang claim nila ay pumapasok sa ating exclusive economic zone. Pumapasok sa exclusive. Hindi masyado nakikita yung outline ng Pilipinas dito. Pero kung ito'y malinaw, kita-kita po Pilipinas dito. Kita-kita ang Vietnam at ang China. Pwede malayo. Next time, pwede bang palinawin natin ito? Para makita ito kung nasa ng Pilipinas. At yung sprat list, ito po. May kita niyo, halos karami na sprat list nasa loob ng ating exclusive dynamic zone. Tungkol naman sa mga armas. Maganda rin malaman natin ito. Ano ba ang masyadong sitwasyon? Marami natin na mabalitaan. Lumalaki na lumalaki ang China. Magkano ba ang budget ng China para sa defense? $78 billion. Magkano ang budget ng US sa kanyang defense? $729 billion. 10 times, almost 10 times bigger. Ano ibig sabihin niyan? Mas malaki yung pwersa ng US. Pag ganyan taon-taon, makakahabol ba ang China?